Naglabas na ng ikangay Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban sa walong ikangay incorporator at walong opisyal ng Kapa Community Ministry International. Gayon din sa tatlong opisyal ng Alabel Maasin Credit Cooperative o Alamco. Samantala, may ilang miyembro na ngayon ng Kapa na gusto nang bawiin ang kanilang pera. At yan ang tinutukan ni John Consulta. So, nagbinta na ng bahay, lupa at saka mga motor, ihulog namin. Ang gusto lang namin po, maibalik lang po yung kapital namin kahit wala na pong interest. Balik pera na ang gusto ng ilan sa mga miyembro ng Kapa Community Ministry International. Ito ay matapos panindigan ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi ang kanyang desisyon na ipasara at kasuhan ang Kapa na isa umanong pyramiding scheme. Ayaw lagi mo, ana. Ayaw mo, ana, because ang Kapa raba is a continuing crime. Hantod karon sige lang gyapon sila ang uban nilang mga branches. Ang akong giingon sa NBI o sa police, dakpa. Kay ang stapa sa atong balaod, gihimo sa Congress, large-scale stapa is non-bailable. Dili ka makapiansa. Kanina, wala nang pinapapasok sa tanggapan ng Kapa sa Alabel Sarangani. Pero ang ilang membro, matyaga pa rin nag-abang sa labas sa pag-asang mabayaran sila ngayong araw. Ayon sa mga negosyante sa Jensan, malaki na ang kakulangan ng mga trabahador sa lungsod dahil marami ang tumigil sa pagkatrabaho at umasa na lang sa Kapa. Marami kasi ang nainganyo sa pangako nitong 30% na kita buwan-buwan na pinapasok na pera bilang donasyon sa Kapa. Pero di rin kumbinsido ang mga negosyante na kayang suportahan ng mga negosyo ni Pastor Joel Apolinario tulad ng poultry, mining, rice farm at isang gasolinahan ang 30% na interest na balik sa mga nagdo-donate sa Kapa. Poultry, a lot of poultry exists here. Some with as many as 100,000 heads. These are very big poultries and there is no way that you can earn that much. Heavy equipment, I am in the construction business. We don't make that much. This is the first time that religion has been used to raise money. This is not an investment, this is a donation. This is not an interest, this is a blessing. Sino ang hindi nabayaran? 3 years na ang Kapa dito sa amin. Then it started going to Visayas and Luzon. I think it's the people in Luzon and Visayas who are going to be left holding the bag. Ayon sa NBI, inaasahan na nila ang dagsaan ng magreklamo laban sa Kapa sa susunod na linggo. Kaya ngayon pa lang, naghahanda na silang alalayan ang mga gustong mabawi ang kanilang pera. Sa lahat ng mga willing na magreklamo, ay pumunta lamang sa aming opisina o sa kahit sa ang banda sila, no? Ang importante ay makapag-lodge sila ng kanilang formal complaint. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Senator Antonio Trillanes na walang karapatan si Pangulong Duterte at ang gobyerno para pigilan ang Kapa kung totoong rehistrado sila bilang isang religious organization at donasyon ang mga perang pumapasok. Nakagarantiya kasi sa konstitusyon ang religious freedom, karapatan daw ng miyembro na i-donate ang kanyang pera. Hindi rin daw pwedeng mag-file ang gobyerno ng kasong syndicated estafa kung totoong wala mga complainants laban sa Kapa. Rekomendasyon din niya sa gobyerno, hayaan muna ang Kapa na mag-operate kahit isang buwan para maisauli ang naiiwang pera ng kanilang mga miyembro. Inirekomenda rin niya sa mga leader at miyembro ng Kapa na maghain ng kasong impeachment laban sa Pangulo dahil daw sa pagbaliwala nito sa kanilang religious freedom. Sagot naman ng palasyo, maliban sa walang saysay, ang pahayag na ito ni Trillanes, hindi na daw dapat ito binibigyan ng tugon. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.